Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang di pangkaraniwang hayop ang nalambat sa isang ilog sa La Union na kung babagal-bagal daw silang parang pagong, magiging banta sa kanilang kapaligiran. Ano ito? Nakatanggap kamakailan ng ulat ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer na si Gino ng isang kakaibang hayop daw ang nalambat sa isang ilog sa San Juan, La Union. Meron daw silang nakitang pawikan. Sa pan-inspeksyon, hindi po siya mukhang pawikan. Noon pumunta ako sa ilog, ginuha ko yung lambat ko. Akala ko malaking isda, hindi pala. Iba naman yung balat niya. Pure na green ang balat niya. Yung pagong may pagka-gray ang balat. Ano nga ba ang sumabit sa lambat ni Tomas? Pawikan o pagong? Kuya Kim, anong pinagkaiba ng pawikan sa pagong? Kuya Kim, ano na? Dito sa Casa Atienza, marami akong alagang pagong. Meron ako mga tortoise o mga land turtles. At meron din ako mga water turtles na nakikita naman palagi sa tubig. Ang mga sea turtle at ang mga tortoise pareho nito ay nasa pamilya ng pagong. Ang mga tortoise nga lamang ay highly adapted sa lupa at ang mga sea turtle o pawikan naman ay sa dagat. Kung sisilipin natin ang paan ng mga tortoise, ito ay elephantine, parang sa elepante dahil highly adapted sa paglalakad sa lupa. At kung titingnan naman natin ang paa ng mga pawikan o sea turtle, ito naman ay flat dahil ginagamit nilang panlangoy. Ang mga tortoise ay herbivores, kumakain lamang ng damo at ng mga gulay. Habang ang mga sea turtle naman ay mga omnivores, kumakain sila ng seagrass at kumakain din sila ng iba't ibang uri ng isda. Samantala, ang nalambat ni Tomas, pinasuri sa Project Kurma. It was a Chinese soft-shell turtle, freshwater turtle siya. Equal yung front and rear na paa niya. Mukha siyang feet. You know, it has nails. Usually imported and bred for sa mga restaurant. Yung shell niya malambot, madaming meat. Sobrang destructive niya once it is released in area na hindi siya taga dun. And wala siyang natural predators. They will actually take over. It creates ecological and economic harm. And there are already accounts in Pampanga na yung fishing breeding areas ay greatly affected by this turtle. Pero alam niyo ba ng ilan sa mga kalahi ng Chinese softshell turtle may banta rin kinakaharap? Ang mga Yangtze Giant Softshell Turtle na tinaguri ang world's rarest turtle species, nanganganib na ngayong ma-extinct, lalo't dalawa na lamang silang natitira sa mundo. Ayon sa mga conservationist, makakita lamang sila ng isang lalaki at babaeng Yangtze Giant Softshell Turtle ay posible pang makasurvive ang naturang species. Sa pag-aaral na nilathala sa Cambridge University Press, meron silang natagpo ang isang lalaking Yangtze Giant Softshell Turtle sa isang zoo sa China at isang napag-alabang babae naman sa Vietnam. Ang pagdiskubring ito ay maaring magligtas sa kanila sa extinction. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.